Hello mga ka-farmers. Ito ay yung topic ko ngayon ay tungkol sa aking tanim na sitaw. Kung paano ko ito inabunuhan. Kasi ngayon ay panahon ng tag-ulan. Dapat may diskarte tayo sa pag-aabuno pa kung paano natin ma hindi siya maanod. Hindi yung diskarte ko pa lang ngayon mga ka-farmers ay binabaon ko lang sa lupa yung abuno. Bali, apat na side yung binubutasan ko. Tapos, nilagay ko doon yung abono. Tapos, tinatakpan ko ng lupa din para hindi siya sisingaw. Yung ganong diskarte mga farmers, medyo slow release lang siya ng kakain ng kulay ng abono. Pero, pang matagalan yun. At kahit 15 days, nandun pa yung kanya, yung epekto niya. Kaya maganda rin yun sa ganitong tag-ulan. Kasi pag once na inulan siya, mababasa siya, yun, kakainin ng tanim yung abono. Kaya kahit hindi muna diligan. Kasi medyo malimit nga ang ulan ito mga ka-farmers. Halos everyday na lang ito yung ulan. At saka malalakas. Ito kasi mga ka-farmers, yung area ko na ito ay ruling. Kaya hindi dito pwede mag-drench. Dahil sa malimit yung ulan, kaya yung diskarte ko dito ay binaon ko nang sa lupa dito. Bali, apat na side mga farmers dito sa isa dito. Tapos dito. Tapos doon, 'yan. Was mabutas natin yung mga farmers ay takpan natin para hindi siya sumingaw. Kaya yun ang magandang diskarte dito sa tag-ulan, yung yan na experience ko na 'yan. Kasi minsan naka-drench ako, pag inulan sayang din, bukas aabuno ka na naman. Parang nagtatapon na tayo ng pera mga farmers. Medyo mahal pa naman yung abuno ngayon. Kaya mag-isip tayo ng pamaraan kung paano natin ma talagang ang pinakadabis na paraan. So yan mga farmers. Medyo tumaba na siya mga farmers. Kasi ito mga farmers, misang bis ko palang nabunuhan, medyo mataba kasi yung lupa dito. Kasi yung taba ng dun sa bundok, dito na pupunta sa baba. Kaya yung mataba yung lupa dito. Tsaka mga ka-farmers, napapansin ko pag ganitong tag-ulan, medyo mabilis yung damo. Kalaban natin yung weeding. Kaya kung may pira sana tayo, dapat lagyan natin ng plastic mulch. Kaso lang, wala tayong pambili, kaya yung magtitis tayo magdamo para hindi maging kompetensya ng tanim natin yung damo na pagkain ng abono. Kaya tsaga-tsaga lang mga farmers. Yan mga farmers. Tsaka, ito pala mga farmers, may bunga na siya. Yung sitaw ko na ito. Ayan o. Garanti pala ito ng iswis. Yan mga farmers, oh. Gana ng tayo niya. Yung area ko pala ito mga farmers tinaniman ay katabi yung nyugan lang. Ayan o. Nagtry ako dito magtanim. Sinubok ako kung gaganda rin o kung hindi. Kasi tabi nga ng nyugan, may kunting lilim. Pero ayon sa progress niya mga farmers, yung maganda rin o. Oh. Ayan. Sa tingin ko medyo maganda siya. Tsaka ito mga farmer, napasin ko yung sita ko nito ay inakyat ng yung langgam na itim. Yung langgam na itim yung mga farmers ay maganda sa sitaw. Huwag lang yung langgam na pula. Kasi yung karamihan mga farmers doon, naghahanap pa nga ng langgam na itim na yan para mailagay lang sa tanim nilang sitaw. Kasi pagpaganda yan ng bunga, kahit huwag mo nang ispray. Yan mga ka-farmers. Medyo mabilis ka-farmers yung damo. Ayan. Baka mga 1 week siguro harvest na ako dito mga ka-farmers. Sana awan ng Diyos, medyo maraming makuha ko dito. Medyo madamo lang siya. Ayan. Ito mahaba na mga ka-farmers. Oh. Mabilis tumalaki kasi tag-ulan ngayon.
Yan. Bilis lang ng damo. Katulong ko to yung misis ko na kadamo. Yan. Sa mga nanonood pala dyan na malig din sa ganito mga video about sa paghahalaman, sana po pa like and share nyo po at pa subscribe na rin po sa aking mamunting YouTube channel pang lagi nyo masubaybay ng aking mga susunod pang upload na video about paghahalaman. Sana kahit medyo small farmers lang ako ay supportahan nyo rin po ako. At gusto ko pa rin kasing matuto sa pagka-farming. Kasi yung knowledge sa pagka-farming ay malawak yan at walang katapusan na pag-aaral. Kaya continuous learning tayo mga farmers. Lahat ng idea ng kapo-farmers natin, i-accept natin. Baka may pinaka-epekto na diskarte kaysa sa nalalaman natin. Mga farmers oh. Sa sunod pala na linggo mga farmers ay bibidyoin ko ulit ito. I-update ko kung medyo ano yung progress niya, yung development niya. Ito ba na mga farmers medyo payat pa kasi medyo huli ko ito na nabunuhan. Yan, kaya delay yung progress ng paglaki niya. Yan. Mga farmers. Sa mga nag-subscribe pala sa akin, maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Sana huwag po kayo magsawa. At salamat sa inyo po. At God bless you. Sa happy farming. Thank you for watching. Bye-bye.